Yo, what's up guys? Usa pang play to earn na naman tayo. This time, titignan natin itong bagong upcoming play to earn game na kakaiba dun sa ibang nareview kong play to earn game. At ito nga sila, nag-email po to sa atin. Ito nga po yung Adamant Coin. Tapos sabi nila, yo, pa-review naman itong Adamant Coin na may kakaiba tong feature na wala sa iba. So, chinek ko nga po to guys at tignan nga natin ano ba tong Adamant Coin. Pero bago natin putahan yan, huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para laging makaing updated sa mga usapang play to earn. Adamant Coin. Ano nga ba itong Adamant Coin? At meron din dito nakalagay Adamant Mine. So, pag-uusapan natin lahat ng yan. Pero unahin muna natin, ano ba itong Adamant Coin? So, ito palang Adamant Coin guys ay isang token project dito naman din sa Binance Smart Chain. So, kagaya nga nung iba nating mga games na nasa Binance din, alam nyo na yun, yung mga videos natin dyan, nasa Binance Smart Chain. So, ito, Binance Smart Chain din to guys. So, isa itong bagong coin na gagamitin naman nila dito sa upcoming game nila na tinatawag naman nilang Adamant Mine. Tapos itong ang Adamant Mine guys ay meron silang sinasabi dito na play to earn, donate and burn. So bakit nga ba sinasabi nilang play to earn, donate and burn? So dito nga guys, sinasabi nila for community by community. Ano pa ibig sabihin yan? So sinasabi nila dito na 10% daw of every transaction ay mahahati daw yan sa apat. So yung una palang hati dyan guys ay yung 2%. Yung 2% ay mapupunta sa mga holders. So pag mayroon tayong token is every time na mayroon transaction, 2% niyan is automatic mapupunta sa atin as reward. Ngayon, yung 2.5 naman ay mapupunta naman sa fuel para sa liquidity pool. Yung liquidity pool guys is yan yung nagpo-provide para makabili tayo dun sa mga decentralized exchange na kagaya niyang pancake swap. So kung nakikita niyo guys, nakakapag-swap tayo sa pancake swap, meron po dyan sa likod niyan, meron pong nagpo-provide niyan ng mga liquidity provider para naman makatrade tayo sa from that coin, papunta naman sa ibang mga coin. So 2.5% pala niyan guys of every transaction is diretso dun sa fuel para sa liquidity pool naman nila. Ngayon, yung 3% naman dyan guys ay masusunog naman is burn ang sabi. So ano ibig sabihin niyan guys? Yung 3% na token of every transaction is masusunog or mawawala sa circulation. So nauubos pala tong coins nila guys. Mamaya titignan natin kung mauubos eh di over time mawawala tong mga coins na to. Mamaya titignan natin kung paano yan guys ha. Tapos itong final naman na 2.5, ito yung pinaka-highlight nila guys. Kasi ito palang 2.5 of every transaction dito sa project nila ay mapupunta naman sa charity wallet. So magkakaroon sila ng charity wallet pala guys. At mamaya nga, papakita natin saan naman napupunta yung charity na yan na pumapasok naman sa charity wallet. So kung titignan nga natin yung tokenomics nila guys, kaya pala mayroong burning mechanism, titignan natin tong tokenomics nila guys. So yung supply pala nila, original supply nila is 1 trillion ang tokens nila guys. So ito na nga yung every transaction gaya ng sinabi natin kanina, 2% sa holder, 2.5% sa liquidity para makapag-swap tayo dun sa mga kagaya ng pancake swap, tapos 2.5% sa charity naman. Tapos ito nga yung sinasabi natin gaya na guys, 3% is na-burn or nawawala sa circulation, nasusunog. Ngayon, dahil nga 1 trillion itong supply nila guys, ay meron naman palang burning mechanism. So every time magkaroon ng transaction dito sa project nila guys, kahit yung pag-buy lang and sell ng coin ay merong laging mag-burn guys. So dahil nga 1 trillion ito, so overtime pala, ito palang 1 trillion na to is mauubos to. At syempre, pag meron tayong burning mechanism ng token guys, ay magkakaroon nito ng scarcity in the future at mag-iiba yung value ng mga coin ito. Mamaya nga titignan natin ano ba yung value ngayon na wala pang na-burn kasi wala pa nga yung game, ay upcoming pa yung game. So titignan natin ano ba yung value ng coin ngayon at dahil nga meron silang burning mechanism dito is every time na nababawasan tong coin, nauubos tong coin, ay nag-iiba yung value nito. So pagka pala naging isang holder tayo guys, at over time ay kung maraming tumatangkilik dito sa project na to at maraming transaction na pumapasok at nasusunog naman tong coin, every transaction ay liliit na liliit ang supply. At as a holder guys, sinasabi nga dito, pag nag-hold ka naman ng coin ay meron ka namang 2% reward dito nga sa distributed agad to holders sa pag mayroong transaction dito sa project nila. At pag holder ka nga guys,
price. Pagka nauubos ng token na to sa mga transaction, for sure, over time is magbabago yung pricing nito. Tataas yung pricing nito kasi nabiburn eh, nauubos yung token eh. So yan yung 10% tax on transaction nila guys, dito sa tokenomics nila. Tapos yun nga sa sinasabi natin kayo na, yung highlight nila, ito yung community charity. So yung community pala guys ay merong magkakaroon ng charity wallet, tapos yung charity wallet na yon ay controlled ng community. So sabi dito guys, quarterly, yung community daw ay mamimili ng charity kung saan nila ibibigay yung, magno-nominate sila guys. Meron silang voting na mangyayari sa website nila kung saang charity ipapadala ng mga community or yung mga, siguro mga holders to guys no, itong community na to or yung mga supporter nitong project na to, kung saan nila ibibigay ang charity na yun guys. So quarterly po yan nangyayari. So yan yung kagandahan dito guys, kasi sinama nila yung charity. Na first time ko to narinig sa isang blockchain na project guys. At sabi naman nila dyan, magkakaroon naman sila ng transparency sa lahat ng donations na yan, na makakapunta talaga dun sa charity na binoto naman ng community. So yan po yung overview ng tokenomics itong project na to guys no. So napag-usapan na nga natin yung about dyan sa coin nila guys, na Adamant coin. Yung tokenomics nila, yun yung mga hatian at kung saan napupunta yung mga bagay-bagay. Punta naman natin yung game nito guys. Ang game ito tinatawag nilang Adamant Mine. Ito yung play to earn game guys. Tapos sabi naman dito, dahil nga mine to guys, siguro magma-mine tayo dito. Hindi pa natin alam kung paano talaga yung gameplay nito guys, kasi magkakaroon to ng beta at mamaya nga sasabihin natin paano tayo makakasama sa beta testing nitong game. Itong game nila na Adamant Mine guys, para pala itong arcade game. At sinasabi nga dito, ang gagawin natin dito guys is magma-mine tayo ng blocks. So sinasabi nila dito na every block mine, makakapag-earn tayo guys ng 2,000 ADMC or yung Adamant Coin tokens nila. 2,000 yan every mine block daw. Tapos ay magkakaroon naman ng 8,000 naman yung mababurn every block na mamamine natin. Tapos yung 2,000 naman, yun naman yung mapupunta sa donation dun sa charity wallet naman guys. So mining game pala to. Every time na makakapag-mine tayo ng block ay magkakaroon ng allocation dyan sa tatlo na yan. Earn, burn, tapos donate naman yung pangatlo. So para naman sa insight ng game guys, ito nga ay isang 2D mining game. So makikita nga nyo dito sa kanan ay ito yung mining game. So yan yung magiging idea natin sa magiging itsura ng game. Tapos block type graphics. Ayan nga, block nga, square yung graphics is, no? Tapos sa game mechanics pala nyo guys, every player pala, mayroon pala itong stamina system. So para pala to yung kagaya ng ibang game. So sinasabi nila dito na magkakaroon ng players ng 10 energy every hour. So every hour po is napupuno yung energy natin at mayroon po yung maximum na 100 energy. So 10 hours po para mapuno yung buong stamina natin guys, or yung energy bar siguro natin kung tatawagin natin yan, ay makapag mine yung player. Siguro sa given na energy, every time na maglalaro tayo ay makapag-mine yung player as many as possible dyan sa every energy na binibigay para makapaglaro tayo. So inuulit nga natin guys, free to play itong games na to. So maglalaro lang tayo, magbimina tayo ng blocks, ay makakapag-earn na tayo nitong Adamant coin. At hindi lang yan, makakapag-burn pa tayo, na yun nga yung magpapataas ng value over time kasi nauubos yung token. Tapos nakakapag-donate pa tayo guys sa paglalaro lang nito. At sinasabi nga dito, yung player movement naman, simple lang, left, right, down movements lang daw. Tapos kaya down lang, ayan, ito siguro yung movement niyan guys. Oh. So left, right, pwede tayong mag left, right, ayan, kagaya niyang may aso dito. Pwedeng gumalaw ng left, right, pero hindi pwedeng umakyat. So pagka bumaba ka ng isang block, ayan, kung kukunin natin itong, kunwari itong Adamant coin, kung kukunin natin yan, down lang ang pwede natin movement. Down tapos left, right. So pagka bumaba tayo dyan guys, tapos left, right tayo, siguro iiwasan natin itong mga bomba. So hanggang makapunta tayo dun sa dulo, kasi hindi tayo pwede umakyat eh, ay magmimina tayo as many as possible na makakuha tayo nitong mga coin na to guys, itong mga Adamant coin, left, right, tsaka pababa. So hindi tayo pwede umakyat ulit. So magkakaroon ka talaga ng strategy dito kung paano ka bababa, na marami kang makukuhang Adamant coin hanggang mapunta ka dun sa dulo, sa babang baba guys. So yan yung basic ng gameplay nitong Adamant Mine. So nagkaka-idea na nga tayo sa gameplay nito guys no. At dito nga, at dahil nga gusto nilang
silang mapalapit sa community ay gusto din naman nila na mayroong mga suggestion na mga galing sa community. At isa nga dito is gusto nilang kunin lagi yung opinion ng community. So magkakaroon sila dito ngayon ng texture pack voting. Kasi kahit dun sa itsura mismo ng game ay gusto nila may involvement lagi tong community. So kaya pala maraming itsura dito ng game guys. Oh, kasi nagpapavote pala sila dyan kung ano yung mas gusto natin na itsura dyan. Texture 1, texture 2, texture 3 hanggang 7. So may iba-ibang texture pala yun guys. At nagbigay nga sila dito ng link na website. Ito nga yung link na inopen natin dito sa kanan. Tapos sa baba pala nito, meron palang voting guys. Oh, yan. So ilalagay natin kung anong texture yung gusto natin. At yung Telegram ID natin or username. Tapos yung BSC address natin. So wag po kayo mag-alala guys. Safe yan. Kasi address lang na may iniingi. Ang hindi nyo pwede ibigay yung seed phrase nyo tsaka yung private key. Wag na wag nyo po ibibigay. Ito address lang naman. At kumukuha lang sila ng data kung ano yung mas gusto ng community sa itsura. So isa nga to guys, ilalagay natin sa description itong pag-vote ng texture. So sali kayo dyan guys para makapag-vote din naman kayo kung anong gusto nyong texture para dyan. Ngayon dahil nga ginagawa pa tong game na to ay magkakaroon sila ng beta testing guys. So sa beta testing nila ay tentative launch nila ng August 7. So nag-invite po sila ng mga beta testers. Ito pong ibig sabihin ng beta yung magta-try po ng early stage ng game. So yan po yung beta testing guys. So gusto nila mag-invite ng mga beta testers. So sa first 3,000 beta testers guys ay magmimigay sila ng libreng 1 million ADMC token. Yung 1 million po na yun guys, maliit yung value ngayon yan. Around nasa 100 plus lang yata or wala pang 100 ang value niyan ngayon. At papamigay po nila yan sa first 3,000 beta testers. Ngayon dahil po kinontak nila tayo as a content creator guys, ay meron silang binigay na link na ilalagay din naman natin sa description. Meron silang binigay na link sa atin na pag yun yung ginamit niyong link at gusto niyong mag-apply as beta testers, imbis na 1 million lang yung mabibigay sa inyong ADMC tokens ay magiging 3 million po. So ngayon, medyo maliit pa yung value niya. Pero dahil nga may burning to guys, pag nauubos yung token at syempre libre lang naman to guys eh. Mag-apply ka lang beta testers, laro-laro ka lang, 'di ba? Malay mo ba lang araw yung token na na-receive mong 3 million ay may value na yun. Sabihin natin guys, magka-value lang ng piso yun is malaking bagay yun. 3 million din yun guys. So libre lang naman, walang mawawala sa atin. At kung gusto nyong mag-apply dyan, lalagay nga natin sa description yung guys. Mamimigay po sila sa first 3,000 beta testers. At isa nga dyan guys ay magkakaroon sila ng airdrop. At yung airdrop na yan, ibig sabihin po niyan, parang raffle po yan guys. So pag sumali kayo sa mga airdrop na yan, ay manalo kayo ng coin pag nabunot kayo or pag napili kayo. At mamimigay po sila ng coin dyan. At may value po yan coins na yan guys. At pag nagkaroon na nga ng liquidity itong pancake swap, ay pwede nyo po yung ipaswap in the future. So libre lang naman eh, why not, 'di ba? At tignan naman natin ngayon guys itong roadmap nila. So dito pala sa roadmap nila guys, ito nga yung sinasabi ko sa inyo na nagaanap sila ng beta testers. So August pala guys is magkakaroon ng beta, 'di ba? Around August 7. So kung gusto niyo sumali, magkakaroon kayo ng rewards diyan. Ibibigay ko po yung link para sa beta testing guys sa baba sa description. Ngayon sa September pala guys, ang target pala nila diyan ay malist na tong token sa CoinGecko. At for sure pag nalist to, mag-iiba yung value nito guys, 'di ba? So yung mga nakuha nating 3 million ADMC, kahit maliit man yun ngayon at pagka nagkaroon to ng value at nagkaroon to ng publicity, ay tataas at tataas ang value nito over time guys. At September din target nila guys ay malabas din nila yung pinaka game ng Adamant Coin, yung Adamant Mine. So ilalunch na pala nila yan sa September. So 1 month na lang pala guys ay malalunch na tong pinaka game nila. Na pwede na tayo mag-play to earn doon pag na-launch na tong game. Ngayon dito nga sa website nila, sa under ng white paper nila guys, ay pinakita nila dito paano ba bumili ng Adamant Coin. So sa pancake swap pala to guys, at ito nga yung contract nilagay nila. Ayan, nandito tayo sa pancake swap, at pagka nilagay natin yung contract dito sa isa, lalabas yung ADMC coin. Tapos sabi nga nila doon na yung tolerance daw is taasan natin, gawin natin 12 at makakabili na tayo ng coin. Pero sa ngayon po, dahil nga na-postpone yung sale ng token at hindi pa na-list dito at wala pa tayong liquidity providers dito guys, ay hindi pa tayo makakabili dito. Ayan, hindi pa tayo makakapag exchange or swap. Pero nilagay na po nila dito kung paano bumili. So MetaMask lang din, pancake swap, tapos isuswap lang natin yan to ADMC. Para naman yan guys, pag natuloy na tong listing sa pancake swap, ay ready na agad tayong bumili. Alam na natin kung paano bumili. So lastly guys, tignan natin tong team nila. Ito pala yung team nila, medyo bata pa yung mga team nila guys. At parang mga bagong graduate pa lang yung iba guys. Pero bright young minds to sila kasi kakaiba yung project nila guys. Naisingit nila yung charity.
At meron pa nga itong burning ng coin. So tignan natin kung effective to magiging strategy nila. At makikita nyo nga dito yung mga CEO nila, itong buong team nila. Andito po sa website nila under sa page ng team. At kasama nga po nila sa team nila si Abigail. So isa po siyang pusa guys, yung web designer nila. So pusa po pala yung nagdi-design ng web nila. At maganda naman yung pagka-design guys. So ito yung magiging buong team nitong Adamant Coin. Wait a minute guys, di ba mga Pinoy ito? So mga Pinoy pala to. Actually guys, ngayon ko lang nalaman to nung tinignan ko tong team nila. Hindi kasi niya nabanggit sa email guys, Filipino project pala tong Adamant. So this is very interesting sa akin guys ha. Kasi ngayon lang ako naka-encounter ng mga ganitong project na Pinoy yung nasa likod guys. At check ko na lang po yan sila after po nitong video. So titignan natin ang future nito guys. Marami pong libre sa ngayon. Sali po kayo sa beta testing nila. Malapit na po. Ilalagay po natin lahat ng link sa description sa baba para makasali kayo at para ma-receive nyo yung mga reward nyo yan guys. At titignan natin in the future kung anong magiging kalalabasan ng project na to. Ang kagandahan dito, free to play siya guys. Play to earn. Tapos makakapag-donate ka pa sa charity at may burning pa siya na magpapaganda naman para sa mga holders ng token. Gaganda yung value ng token over time dahil sa scarcity nga niya, nauubos yung token. So medyo bago sa atin tong game model nila guys, and time will tell kung anong magiging result nitong project na to. At ang gusto nga nila is mag-reach out sa mga subscribers natin para naman na makuha yung opinion ng mga subscribers natin kung anong sa tingin nyo ang magiging pwede pang idagdag sa game nito, improvement sa game na to. Kasi gusto nga nilang maging malapit sa community para yung habang ginagawa yung game ay may involvement lagi yung community. So tignan natin guys in the future paglabas itong game kung kikita ba talaga tayo dito at kung magkano kitaan natin. At libre lang naman, so walang mawala sa atin guys. So kung gusto nyo mag-join, andyan lang yung mga link na yan. So I think yan lang po muna ngayon guys para sa Adamant Coin. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe naman sa ating channel at i-click ang notification bell para lagi naman kayong updated sa mga usapang play to earn. At sa mga makakasama nga sa beta testing na yan, mag-update din naman kayo guys. Comment din kayo down below kung anong nangyari dyan sa beta test na yan. At syempre po, paki-like na rin at share itong video. Yan lang po muna sa ngayon. See ya guys!